Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Siyempre, nandito ulit tayo ngayon sa Kuy's Bike Shop para sa isa na namang panibagong bike check video. So kahapon, nag-bike check tayo ng isang road bike na Tosic Chester. So ngayon, magba-bike check naman tayo ng isang mountain bike na gawa pa rin niya ng Tosic. So yung iba-bike check natin ngayon ay ito, ang Tosic, ano to? Steven. So sa mga nagtatanong sa akin yan ng Tosic Steven, ito na yung bike check natin. Yan. Ayun guys, bago tayo mag-bike check ng Tosic Steven, gusto ko lang mag-shoutout sa bago natin subscriber na si Patrick Floyd Katintig. Patrick Floyd Katintig. Yan. Hello, salamat sa pag-subscribe. Hello, hello. Thank you. More power sa iyong YouTube channel. Yan. So ano pa hinihintay natin? Tara, bike check na natin tong Tosic Steven na mountain bike na 29er. So hello guys, ito na ang ating Tosic Steven na mountain bike. So unang-una punta tayo sa kanyang frame. Doon sa kulay, medyo nalito lang ako kung anong kulay ito. Pero base doon sa box, sa plastic, gold daw siya. Gold na may konting glitters na shiny-shiny effect. Yan, shiny shimmering effects. Tapos dito sa kanyang headset, may makikita tayo yung logo ng Tosic. Straight tube pala to guys, hindi pa to tapered. Yan, nakikita nyo naman. Saka integrated ball bearing. At kung mapapansin natin guys, hindi siya smooth weld. Ayan o, may uod siya ng pagkaka-welding. Pero ang kagandahan nito guys, naka internal cabling ang RD at ang FD. Ito yung isa. Tapos ayun yung isa. Ayan, magkabila, nasa top tube. Pero yung kanyang hydraulic brake sa likod, dumaan dito sa ilalim ng top tube. Ayan, pumunta rito sa seat stay. Ayun. Ayan, pumunta tayo dyan mamaya. Dito lang pumunta tayo sa frame. Dito naman sa top tube, may makikita tayo ditong tatap na Everest. Ayan. Ah, sorry, Steven pala. Steven. So, pangalan pa lang, important na. Then, dito sa kanyang down tube, dyan natin makikita yung pangalan na Tosic. Ayan. So, pag tinignan natin kung ano shape nung down tube, para siyang triangle dito, guys. Dito sa may bandang ilalim, flat siya. Ayan o, flat. Na meron ding nakalagay na pangalan na Tosic. Ayan o, makikita natin Tosic. Ayan. Then, dito, para siyang triangle, pero hindi ito sulok. Parang flat siya. Ayan. Tapos ito ilalagyan na ng beer. Ayan, sarap uminom ng beer, lalo kapag malamig. Medyo nahirapan tayo sa liwanag guys, kasi nasa labas tayo. Ayan. Dito naman sa kanyang seat tube. Hindi nakalimutan ko na. Basta yan. May makikita tayo dyan na size 29, yung bike natin. Tapos 5. Ano to? 15.5 or tama, 15.5 ang size. Kung hindi ako lang kakamali guys, medium tong frame na to. Yan. So wala naman masyado na kakaiba dito sa tube na to. Dito naman tayo sa chainstay. May makikita rin tayo dito ang pangalan na Steven. Yan o. Pangalan pala, imported na. At ito, ayan, may mount nung stand. Yan. Kung gusto niyo maglagay ng stand, pwede. Para hindi kayo kung saan nyo tinatayo yung bike ninyo. At dito sa seat stay, ayan, meron tayong makikitang line na black. So ang napansin ko dito sa seat stay saka chain stay, sexy yung kanyang pagkakagawa ng bakal. Ayan o, nagco-curve dito. Nagco-curve, ayun. Medyo may curve yan. Ayan, pag tinignan natin sa taas o, sexy o. Hindi kagaya ng ibang nakita ko na bike, diretso lang siya. Ito, may sexy siya eh. So, dito rin sa kanyang chainstay. Sexy rin yan, no? Yan, sexy. So, punta tayo ngayon sa kanyang tinidor. O yung fork. O yung shock niya. Kung ano man yung pwede niyong itawag dyan. Yan. Siyempre, meron tayo ditong manual lockout. Sa kabila, preload. Kung hindi ako nagkakamali, guys, ang crown nito ay bakal. Ang stanchion niya, bakal din. At yung lower niya ay bakal din. Nagawa yan ng Tosic. Ayan, o.
Sigurado sigurado ako, malalaman natin na toxic ang gumawa niya kasi may nakasulat na toxic. Pero sticker lang to guys, pwede niyong tanggalin. Ah, by the way guys, yung frame nga pala niya, yung frame niya ay gawa sa 6061 na alloy. So nakakalimutan ko lang. Tapos ito yung pinaglabasan o lumabas yung kable ng FD. Tapos sa kabila, ganun din, dito rin lumabas yung kanyang RD. So magkabilaan yan. Magkabilaan. Then dito rin naman, magkabilaan din. So dito pumasok, then dito lumabas. Lumabas, pasok lang yan. Siyempre, pag may inipinasok, may ilalabas. Yan. So tapos na tayo sa frame, saka sa fork. Nandito na rin naman tayo sa kanyang gulong. E di, wheel set naman tayo, wheel set. Yung hubs niya, ayun, bakal. Yan. Bakal yung hubs niyan, guys. Kasi may pagitan dito eh. So, yun lang yung pinagbabasehan ko kung bakal o alloy yung hubs pag may pagitan doon. Then, bilangin natin yung holes. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. 16 times 2, kung hindi ako nagkakamali, 32 holes ang ating hubs na bakal. Tapos yung spokes natin, palagay ko, bakal to. Yung rim natin, palagay ko, ano to, alloy. Double wall yan. Basta, pag may nakikita akong ganito na design na rim, madalas yan, double wall yan. Tapos yung gulong niya, 29 by 2.125, kung hindi ako nagkakamali guys. Pero sisiguraduhin natin. Ayan, ngayon. 29 by 2.35 pala guys. 2.35. All terrain na rin yung gulong natin guys, oh. Yan. So naka all terrain na tayo. Sabi nila fast rolling daw yan. 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 So punta tayo sa kabila. Ah guys, nakalimutan ko. Yung kanya palang brake caliper ay gawa ng spark. X-spark. Yan. So caliper yan ng mga X-Men. De, joke lang. X-spark. Tapos ang kanyang rotor ay 160mm, pangkaraniwang rotor na nakikita natin sa built bikes. Syempre, sa kabila naman, ganun din, bakal na hubs na 32 holes, bakal na spokes, double wall alloy na rim. Syempre, gawa yan ng Tosic. Ayan, Tosic 29. Tapos 29 by 2.35 na gulong at X-spark na brake caliper at 160mm na rotor. So kung pagkatapos natin ng caliper, punta tayo ng brake lever. Ayan. So kung ang caliper natin ay X-spark, syempre ang brake lever natin ay X-spark din. Ayan. Tapos ang kanyang handlebar, sinukat ko na yung handlebar niya guys kanina. 700mm ang haba. Yan. Kung hindi ako nagkakamali guys, aluminum ang handlebar nitong Tosic na to. Ang stem niya ay 80mm ang haba. Aluminum din. Tapos yung headset niya guys, wala akong makikita ang pangalan dito. Pero meron niyang spacer na bilangin natin. Ayaw. Ilan? Isa lang guys, na palagay ko 2 cm to. Doon tayo sa kabila para maliwanag. Ayan. So, 2 cm yung spacer niya. Isa lang yan, isa, na medyo makapal. Ayan. Tapos mataas yung kanyang dust cover. Ayan. Siyempre, dito tayo sa kanyang shifter. Ang shifter niya gawa ng L2 A2. Na kung hindi ako nagkakamali, 3-speed to, 3-speed. L2, A2 na 3-speed. Tapos L2, A2 na 7-speed yung kanyang cog sa likod. So tingnan natin. So dito tayo sa kanyang crank. Ayan, ito yung crank natin. Ang crank natin, 3-by. Baka lang kanyang crank arm. Tapos yung mga chainring niya, bakal din. Kung hindi ako nagkakamali guys, ano to? 24
34-42. Tapos yung kanyang FD, hindi ko alam, Gilong ba to o Gilong? Ayan, basta Gilong na 42 tit na 3x. Ayan. Then yung cogs niya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 yung cogs niya. Kung hindi ako nagkakamali guys, hanapin natin 13 to 24 tit. Ang kanyang ipin, ayun guys, oh. Ayan, medyo madilim lang. 13 to 24. Against the light kasi tayo eh. At ang kanyang RD ay wala akong makitang tatak. Pero palagay ko L2 rin to. Yan. L2, A2. Tapos meron tayo rito ng red na pulley. Plastic lang yata to eh. Yan. Yung kadena niya, nakasulat BF. Yan. Best friend daw. Best friend forever. Yan. BF lang nakikita ko eh. Yan. Demo na tayo sa kanyang seat clamp. So seat clamp niya alloy. Sigurado ako dyan. Ang seat post niya bakal na 350mm kung di ako nagkakamali. At itong upuan niya dito, kung medyo nagandahan, no? Ang nipis niya. Tapos dito parang pamaypay yan, no? Parang pamaypay. Yan, lapat na lapat ang puwit mo dyan. So palagay ko hindi mahuhulog ang puwit mo dyan. Yan. At manipis yung foam. Yan, oh. Pansin nyo, nipis, oh. Tapos yung kanyang pedal, gawa sa plastic ang kanyang pedal na ball bearing. So, palagay ko, tatagal din naman to. Depende lang sa gagamit. Yan. Ayan, guys, ihahabol ko lang. Yun nga palang kanyang rubber grip. So, yung rubber grip niya, meron na siyang lock dito. Ayan, ako mapapansin nyo, may lock. Tapos, hindi mo na kailangan ng end cap. Kasi yung rubber grip mismo, meron na siyang cap dito or meron na siyang cover. So, ang ganda na ito, hindi na siya ganun mabilis, madaling mahuhugot kasi may lock. Isa pa, yung kanyang hubs guys, naka quick release na rin tayo. Harap, saka sa likod. Ayan o, quick release na yung kanilang harap at likod. So, ayan ang ating bike check guys ng Tosic Steven, yan. So, makakabili kayo niyan sa halagang 8,500 pesos. Dito lang yan sa Kuis Bike Shop. Ayan, nasa na? Ayan, Kuis Bike Shop. Na matatagpuan sa Binyang 2nd, Bukay, Bulacan. Harap lang yan ng Santo Niño Academy. So, kung nagustuhan niyo yung video guys, huwag kalimutan pindutin ng like. Siyempre, mag-comment na rin kayo kung masasabi niyo dito sa bago nating bike check video na Tosic Steven. At lalong-lalo na huwag kakalimutan pindutin ang subscribe button para ma-notify kayo sa mga panibago nating bike check video. So hanggang dyan na lang guys. Kita-kita tayo sa susunod na video. Bye-bye!